kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Makakaya mo bang solohin ang perang iyong nakuha kahit pa na alam mong pagmamay-ari ito ng iba? Ang kwento nating tatalakayin ngayon ay mula sa mapahit na karanasan ng isang sundalong nagngangalang Master Sergeant Juanilio Tubil, isang magiting na sundalong nakipagbakbakan sa mga kalaban para lamang masalba ang buhay ng iba. Pero sa huli ay hindi man lang ito binigyan ng pagkilala. Taong 1998, nang si Tubil ay nakadistino sa Lamitan, Basilan, habang nakabantay sa kanilang teritoryo ay pinuntahan ito ng isang sibilyan para ipaalam na may nangyayaring bakbakan sa pagitan ng mga kapulisan at mga bandido sa barangay Tumakid, Lamitan City, Basilan. Nang marinig ito ni Tubil, ay hindi na ito nagdalawang isip pa na tumulong kahit na hindi niya tropa ang mga nasasangkot. Kaagad niyang isinama ang 18 mga miyembro ng CAFGU na nasa ilalim ng kanyang pamumuno para puntahan ang lugar. Dali-dali nilang tinungo ito dahil alam niya na konting delay pa sa kanilang pagpunta ay posibleng mauubos na ang mga pulis na tinatambangan ng mga bandido. Pagdating nila sa lugar ng bakbakan ay kaagad na tumambad sa kanila ang 2 mga pulis na natodas isa na rito, ang leader ng grupo na nagngangalang Chief Romo. May mga sugatan at yung iba daw ay nagtakbuhan pa para makahingi ng tulong. Bago po natin ipagpatuloy ang ating kwento ay hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo ang sumisikat ngayong NFT game na Wave Ducks. Sa paglalaro mo nito ay maaari kang makakolect ng mga eggs bilang token. Maaari itong iswap para sa Genesis Ducks na pwede mo namang i-breed para makapag-produce ng iba't ibang klase. Pwede mo rin itong i-buy and sell at pwede ka rin magtayo ng sarili mong farm. Patunay sa kasikatan ng larong ito ay ang mapasama sila sa top 10 in sales volume ng global NFT game. Alam niyo ba na ang pinakamahal na duck na naibenta sa market ay nagkakahalaga ng $24,000 o 1.2 million pesos at ang exchange rate naman ng egg kapag iyong ibenta ay nagkakahalaga ng $1,300 o 65,000 pesos. Napakainam nitong pagkuhanan ng passive income dahil pwede kang kumita ng humigit kumulang sa 200%. Ang NFT game na ito ay dinevelop ng Team of the Waves platform na may market capital na umaabot sa $2.5 billion. Madali lamang ang gumawa ng account. Pumunta lamang sa kanilang site na waveducks.com. Fill upan ang mga hinihinging impormasyon. I-enter ang nareceive mong 6-digit code. I-enter ang password at mag-login. As easy as that. Para naman manalo ng token, ay pwede kang maglaro ng Duck Wars para pandagdag sa iyong passive income. Pwede kang bumili o magbenta ng iyong mga ducks sa marketplace. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-sign up ka na sa Waveducks. Para sa karagdagang impormasyon, i-click lamang ang link sa baba ng ating video. Balik na tayo sa kwento. Sa tansya ni Tubil, mayroong humigit kumulang 50 mga bandido ang kanilang nakasagupa. Higit raw itong nakakalamang sa kanila pagdating sa dami ng mga tauhan. Ang buong akala daw niya ay mga karaniwang bandido lang ang kanilang nakasagupa. Pero ang hindi nila alam na sila pala'y nag-cross ng landas ng isa sa pinakakinakakatakutang bandido noong panahong yun. Ito ay ang leader ng grupong Abo na si Abdurrahjan Jalani. Siya ang nakakatandang kapatid ni Gaddafi. Kahit na outnumbered sila pagdating sa dami ng tauhan, pero tuloy pa rin sila sa pakikipagbakbakan para masigurong hindi na malalagasan pa ang mga pulis na kanilang tinutulungan. Unti-unti nilang nadadali ang mga kalaban hanggang sa nagdesisyon na itong umatras at hila-hila ang kanilang mga nasugatan at natodas ng mga kasama. Maya-maya pa'y dumating na ang ilang mga pulis para tumulong sa kanila. Pero ayon kay Tubil, na halos tapos na raw ang humigit kumulang 1 oras na bakbakan nang dumating ang reinforcement. Nang dinala ng mga pulis ang ilang katawan ng mga natodas na bandido, ay kinilala ang isa sa mga ito ng mismong gobernador noon ng Basilan na si Ustad Suhab Akbar. Hindi maaaring magkamali ang gobernador sa natodas na bandido na kanyang kinilala dahil kaklase niya pala ito noon. Ito ang nakakatandang Janani na may patong sa ulo na nagkakahalaga
ng 1,000,000 piso. Nadismaya si Master Sergeant Juanilio Tubil nang malaman ito kalauna na kinuha na pala ng ilang miyembro ng mga kapulisan ang perang nakapatong sa ulo ni Gian Jalani. Batay sa resulta ng autopsy ng medical legal doctor ay kinumpirma nito umano na ang balang rumatrat sa katawan ni Gian Jalani ay nagmula sa M14 rifle na gamit nila Tubil at mga kasamahan nitong Kafgo nang sila'y tumulong sa mga binabakbakang mga pulis. Iba daw ang mga baril na gamit ng mga pulis na umangyari ang bakbakan, kaya imposibleng sila ang nakadali sa leader. Dagdag pa ni Tubil na sila daw ang nakipagratratan sa mga bandido dahil sa nagsitakbuhan na raw ang ilang mga pulis at iniwan ang kanilang mga kasamahan noong panahong yun. Ang mga pulis ang binigyan ng parangal ng pamahalaan at hindi sila Tubil na siyang sumagip sa kanila. Ang masama pa ay naging mas delikado ang buhay nila Tubil dahil alam ng kanilang mga kalaban na sila talaga ang dumali sa kanilang leader. 2008, nang dumating ang araw na kanyang inaabangan ang pag-rest back ng kanyang mga kalaban, tinambangan si Tubil habang ito'y bauwi sa kanilang bahay kung saan ay tinamaan ng bala ang kanyang kaliwang kidney at spine. 2014, nang ito'y magretiro at dahil sa kakulangan ng pera ay hindi nito nagawang sumailalim sa physical therapy sa loob ng 11 taon, kaya ang resulta ay naging paralisado ang kanyang katawan mula bewang pababa, kaya wala na siyang natitirang pagpipilian kundi ang gumamit na lamang ng wheelchair. Sa isang video ni Colonel Kabunok ng Philippine Scout Ranger ay makikitang binisita niya si Tubil at binigyan ng ilan sa kanyang mga pangangailangan. May balita ring nabigyan daw ito ng parangal dahil sa kanyang kabayanihan. Ito ay ang Distinguished Conduct Star. Sana ay matulungan palalo ng gobyerno si Tubil bilang pagkilala sa tapang at malasakit na kanyang ipinakita sa pagsagip sa buhay ng kanyang kapwa. Ikaw, kaya mo bang maging si Tubil? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.